Ang sarap tumakbo, no? Nakikita mo lahat ng kagandahan. Ang asul na ulap, ang berdeng mga dahon, pulang mga bulaklak, ang sariwang himoy ng hangin. Ibang-iba sa nakita ko kinabukasan. Pinaopera na kasi nila ang mga mata ko. Ako pala si Buboy. Pinanganak akong bulag. Ang tanging nagsisilbing mata sa aking buhay ay si Mama Meli. Tinuruan niya akong mag-drawing at makita ang mundo tulad ng ibang tao. Siya ang nagbigay kulay sa mundo kong puno ng kadiliman. Kahit di ko man makita ang itsura niya ngayon, alam kong isa siyang magandang nilalang dahil minahal niya ako. Gabi-gabi ako nagdadasal kay Papa Jesus. Sabi ni Mama, hindi rin nila nakakita si Jesus. Nararamdaman lang, nasa isip lang. Ganon din ako. Lagi kong pinagdarasal na sana makakita na ako. Para makita ko na ang tunay na ganda ng mundo. Hindi nga naman ako binigo. Sabi ni Mama, sa 10th birthday ko, papagamot nila ang mata ko. Lakang tuwa naramdaman ko. Makikita ko na ang aking puting toothbrush, berdeng dahon, tubig na malakristal at syempre, ang aking mama na puno ng ganda. Hindi naman pala masakit kasi may anesthesia. Parang ang kagat ng langgam. 2 weeks daw nakabalot ito sa mata ko bago tanggalin. Siguro kailangan munang maghilom bago buksan ulit. Makikita ko na ang ganda ng mundo. Sa wakas, nakita ko na rin si Mama Meli. Ang aking mga laruan, ang aming bahay. Pero bakit ganun? Parang may mali ata. Hindi pa yata ako magaling. Bakit ang dumi ng mundo? Bakit putol ang mga puno? Bakit ang itim ng ilog? Hindi pa yata ako magaling. Nalungkot ako sa mga nakita ko. Sabi ni Mama, di naman daw ganun ang mundo dati. Ibang-iba sa lagay ng mundo ngayon. Gawa raw ng tao. Sabi niya, balang araw, pag nagtulong-tulong lahat sa sarili nilang maliit na paraan, babalik ang ganda ng mundo. Pero sa ngayon, parang mas okay na lang na magbulag-bulagan.